Sa mga balitang mayroong pag-asa, South Central Luzon Conference isinagawa ang Stewardship Compliant Church Awarding kasabay ng Central Quezon One District Fellowship. Mga Adventistang kababaihan sa probinsya ng Pangasinan sumailalim sa evangelism training na ginanap sa kanilang retreat. San Jose at Kaminawit Seventh-day Adventist Churches binisita ang mga kapatid na Adventista sa Mabuhay Roas Oriental Mindoro sa ginanap na exchange program. Mahigit 100 mga estudyante dumalo sa Sabat at Campus Fellowship Program ng Amicus sa Palawan State University. Adventist World Radio broadcaster sa Palawan Mission masayang nakisangkot sa Friendship Day. Adventist World Radio Philippines kasama ng North Philippine Conference sa pagsasagawa ng pagsasanay para sa mga broadcaster sa Southern Oriental Mindoro District. Central Luzon Conference Area 10 nagsagawa ng bloodletting ministry sa Parañaque Central Seventh-day Adventist Church. Master Guide Induction Ceremony muling naisagawa sa Oriental Mindoro Institute makalipas ang 6 na taon. Mahigit 900 mga Adventista masayang dumalo at nakisangkot sa Central Luzon Conference-wide Sports Fest. Mula sa tanggapan ng North Philippine Conference, ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming maghahatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Conference sa Luzon. Isinagawa ng South Central Luzon Conference Stewardship Ministries Department ang Stewardship Compliant Church Awarding sa Ilasan, Tayabas, Quezon. Ang nasabing awarding ceremony ay ginanap kasabay ng Central Quezon One District Fellowship Program. Ang mga simbahang tumanggap ng Stewardship Compliant Award, alamin sa balita ni Marcy Gamaro. Sa layuning magbigay inspirasyon sa mga kapatiran na maging tapat na mga katiwala, isinagawa ang District Fellowship and Church Compliant Awarding sa Ilasan, Tayabas, Quezon na dinaluhan ng mga kapatiran mula sa iba't ibang simbahan ng distrito. Patuloy ko pong gagawin itong programang ito dahil malaking tulong pala talaga ito sa ating mga kapatid na kung saan hindi lang natin tinuturo kasi most kasi sa kanila yung tungkol about sa stewardship, parang inisip nila it's about raising money. Pero ito po ay tinutulungan po natin sila paano po ma-reforma yung kanilang buhay na mas the more pa na makilala yung Panginoon. Dahil ang sabi nga, ang tapat na katiwala, daluyan ng pagpapala. Isang karangalan sa distrito na magkaroon ng 2 compliant churches, ang Isabang na nakatanggap ng Gold Award at ang Dapdap na mayroong Silver Award. Ito po ay labis-labis nating pinasalamatan sa Panginoon sapagkat ang ating po mga kapatid sa church, sa kabila ng mga pagsubok, sa mga nagdaang pandemic, ay patuloy pong nagtatapat sa Panginoon. Ang pakiramdam pala ng blessing ng Panginoon ay dumarating sa isang pagkakataon na hindi mo inaasahan. Talaga pong masayang-masaya kami na kami ay nakatanggap ng ganitong award. At nawa nga po, sa tulong ng Panginoon ay patuloy pa kaming maging katiwala ng ating Panginoon na siya ang gagabay sa aming iglesia. Bilang mga tapat na katiwala ng Diyos, importanteng masuri ang kalagayan ng simbahan pagdating sa mga members, givers, baptism at maging evangelism programs. Sa oras na ito, isang malaking hamon sapagkat sa ginaganap na ganitong Stewardship Church Compliant ay lalong nakikita ang katapatan ng kapatid at lumalago ang iglesia dahil may kasabihan, habang nabubuhay ang church, lalong lumalago at lalong tumitibay sa pananampalataya. Ang pagiging tapat na katiwala ng Diyos ay isinasabuhay kaya naman nararapat lamang na maintindihan ng mga kapatid ang malawak na gawain pagdating sa stewardship. Layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Marcy Gamaro para sa Hope Today and NPUC News. Dumalo at nagsama-sama sa spiritual retreat ang mga Adventistang kababaihan sa buong probinsya ng Pangasinan. Sa pangunguna ng Northern Luzon Mission Women's Ministries Department, doon ay sumailalim sila
sa pagsasanay na makakatulong sa kanilang magkaroon ng mahalagang bahagi sa gawain ng pag-ebanghelyo. Ang balitang hatid ni Mike Daniel Subala. Mapalakas, sumusulong at mapanatiling masigla, ito ang mga panukalang nais ng mga kababaihang Pangasinense sa kanilang pagtatalaga na muling makisangkot sa pagtatapos ng gawain ng ebanghelyo sa nangyaring Pangasinan-wide Women's Training and Spiritual Retreat na ginanap sa Hipsa 2 Garden Resort, Tundol, Anda, Pangasinan noong 30 ng Setyembre hanggang 2 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang pinakalayunin, bakit nagkaroon tayo ng Women's Ministries Retreat dito sa Tundol Beach ay upang ang mga kababaihan after sa pandemic ay magkaroon ng masayang fellowship. At saka aside sa masayang fellowship, upang ang ating mga leaders na mga kababaihan ay magkakaroon ng face-to-face training sa evangelism. Tampok sa programa ay ang training na pinangunahan ng NLM President Pastor Ismael Cabason, Executive Secretary Pastor Oliver De Vera, NLAC Nursing Professor Dr. Cherylyn Sanchez at ng area leader na si Jocelyn Barbosa. Sinasabi namang babaunin ng mga dumalo ang mga aral na napulot. Ang training na aming napakinggan at na ginawa ay natanggap namin ngayon. Magagamit namin ito sa mas mabuting paglilingkod sa ating iglesia at sa aming kapwa sa ikaluwalhati ng ating Panginoon. Mas lalong naunawaan ko ang responsibilities ng mga kababaihang kagaya ko sa loob at sa labas ng iglesia. Inaasahang magpapatuloy ang nasabing programa. Ini-expect na pagbalik nila sa kanya-kanyang mga churches ay inaasahang ang kanilang mga natutunan dito ay may apply sa kanilang patuloy na pag-ministry sa mga kapatiran sa kanilang lugar. Kaya nga't I will go with my sisters ang sigaw ng mga kababaihan sa Pangasinan sa kanilang pagtatalaga na maglingkod para sa ikasusulong ng gawain ng ebanghelyo. Layunin ay magatid ng balitang may pag-asa. Mike Daniel Subala para sa Hope Today, NPUC News. Nagsagawa ng exchange program ang mga Adventist churches sa San Jose at Caminawit Occidental Mindoro nang bisitahin nila ang mga kapatid na Adventista sa Mabuhay Seventh-day Adventist Church, Roas Oriental Mindoro. Ang kanilang pagsama-sama ay napuno ng masayang kamustahan at mga pagsamba ay lalong nagpatibay sa kanilang pagkakaisa at pananampalataya sa Diyos. Ang iba pang biyaya ng programang iyan nasa balita ni Myra Jim Tanyedo. Sabi sa mga awit 133 verse 1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkasama sa pagkakaisa. Kaya naman, ang iglesia ng San Jose at Caminawit mula sa distrito ng South Occidental Mindoro 1 ay nagsagawa ng isang exchange program dito sa Mabuhay, Rojas Oriental, Mindoro. Tinawid nila ang mga bundok na siyang naghahati sa probinsya ng Occidental at Oriental Mindoro upang makisalamuha, magbigay ng mensahe at inspirasyon sa bawat isa. Ang mga kapatiran ng Iglesia ng San Jose ay sinalubong naman ng mainit na pagtanggap ng mga kapatiran mula sa Iglesia ng Mabuhay. Mula sa masasarap na pagkain, masasayang kamustahan at kwentuhan, kanila namang sinalubong ang araw ng Sabado na sama-sama at mayroong mga ngiti sa kanilang mga labi. Sa pangunguna ng District Pastor ng South Occidental Mindoro 1 na si Pastor Dan Kelvin Fiecas at ng Church Pastor ng Iglesia ng Mabuhay na si Pastor Nyert Mariano, ang exchange program na ito ay naging kagalakan at pagpapala sa bawat mga kapatirang dumalo rito. Napakaganda po ang naidulot ng exchange program na ginawa po ng San Roque Church at napakalaki po ang pakinabang sa spiritual na pamumuhay kasi ang kanilang presensya ay nagbigay po kasiyahan at kasiglahan sa mga kapatiran, ganoon din po sa mga mensahe na aming napakinggan at ganoon din po sa mga awitin ng mga kabataan. Kaya lubos po kaming nasisyahan. At amin pong nakita ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos na bumibigkis sa kanyang mga anak.
Matapos mabusog sa salita ng Diyos noong umaga, sila naman ay napuno ng pagpapala mula sa mga awit na inihandog ng iba't ibang kapatiran mula sa dalawang iglesia sa pangunguna na din ng Melodia Ministries at Kaminawit Choir sa mini-concert na isinagawa bilang parte ng afternoon worship. Nagkaroon din ng pagsasama-sama ang mga kabataan kinagabihan kung saan sila ay nagkaroon ng mga bagong kakilala at kaibigan. Bilang kabataan ng Mabuhay Church, ako po ay nakakaramdam ng kasiyahan and ganun din po ako po ay blessed and thankful. So masaya po ako dahil nagkaroon po kami ng pagkakataon na magkaroon ng panibagong kaibigan, makakita ng panibagong mukha. Sa kabuuan, ang exchange program na ito ay pagpapala sa bawat isa at naging matagumpay sa tulong ng ating Panginoon. Layuning magatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. I will go in my church, mabuhay! Mayigit 100 mga estudyante ang dumalo sa Sabat at Campus Fellowship Program na pinangunahan ng Adventist Ministry to College and University Students o AMICUS sa Palawan State University. Matapos ang nauna ng acquaintance and planning ng nasabing ministry, layunin ng fellowship na may pakilala ang adhikay ng AMICUS samantalang bumubuo ng pagkakaibigan sa mga miyembro nito. Nagbabalita si Misaira Miscala. Kadalasang sadya ng mga estudyante sa pagpasok tuwing Sabado sa Palawan State University ay para sa kanilang mga klase. Ngunit para sa mga Adventist students sa institusyon na ito, ito ang araw ng Sabat na masayang isinisilibra. Kaya't nagtipon ang mga miyembro ng Adventist Ministry to College and University Students o AMICUS ng nasabing universidad. Mahigit 100 mga estudyante ang dumalo sa Sabat at Campus nitong 24 ng Setyembre taong kasalukuyan. Yung main purpose ng Sabat at Campus is to show the members ng PSU AMICUS na kung ano ba yung AMICUS, para saan ba yung AMICUS, bakit mayroong AMICUS, for them to know yung pinaka-purpose natin. And of course, to have a camaraderie kasi syempre bagong pasukan pa lang para mas makilala natin yung isa't isa. Napakahalaga nun kasi as Adventist youth, kailangan kilala natin yung isa't isa. And of course, para din ma-present yung mga programs ng AMICUS this year para maging aware yung mga members na kung gaano kaganda ba yung program na meron yung AMICUS. Ito ay may temang imited na binigyang diin at importansya ni Pastor Russell Sinagpulo sa umaga at Pastor Agapito Tuting naman sa hapon. Kasama rin ang ilang mga alumni ng organisasyon ang nagbahagi ng kanilang mga oras at kwento sa mga kabataan. At isa namang masaya at nakabubusog sa tawanan na Social to Save sa gabi. Ayun, mas feeling ko mas masaya to talaga compare sa other Sabbaths because madami akong nakilalang mga tao, mga new AMICUS members. Damang-dama ng mga estudyante ang pananabik ng bawat isa sa muling pagbabalik ng mga aktibidad ng AMICUS. Noon ay kanila lamang naririnig at nababalitaan ng mga ito, ngayon ay sila na mismo ang mga nakikisangkot. Una akong narinig yung AMICUS sa isang kaibigan ko sa simbahan na isang student na nag-aaral sa PSU. So ang first impression ko, nung una nung hindi ko pa alam, parang samahan lang siya ng mga Adventists na nag-aaral sa hindi Adventist school. However, nung na-experience ko siya first hand, naramdaman ko yung pagpasok ko pa lang yung blessing na meron yung dala ng atmosphere ng AMICUS. Kaya masasabi ko na blessing nga talaga ito. Ika nga ng mga tagapagsalita, hindi mo maibabahagi sa iba ang mga bagay na wala ka. Gaya ni Kristo, maibabahagi lamang natin siya sa iba kung siya mismo ay nasa sa ating mga buhay. Mula dito sa Palawan State University Main Campus, Misaira Miscala, layuning maghatid ng mga balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News. Sa kauna-unahang pagkakataon ay masayang idinaos ng Palawan Mission ang Friendship Day para sa Adventist World Radio broadcasters at volunteers nito. Sa temang I Will Go With My Team, layunin ng kanilang pagsamasama
ang magkaroon sila ng mas matibay na koneksyon sa isa't isa, magsanipuwersa sa paglilingkod at radio ministry. Si Rafael Modeo para sa Kabuuang Balita. Magalak na ipinagdiriwang ng Palawan Media Team, AWR Broadcasters, ang kauna-unahang Friendship Day na naganap nitong September 11, 2022. Ito'y pinangunahan ng Palawan Mission Communication Director, Pastor Ramil Ray. Sinimulan ang selebrasyon ng isang devotional na pinangunahan ng NPUC Communication Director sa katauhan ni Pastor Joel Sarmiento at tinapos ng isang mensahe ng General Manager Hope Channel Philippines, Mr. Cesar An. Ang nasabing Friendship Day ay dinaluhan ng AWR Broadcasters na nanggaling sa southern at central part ng Palawan. Ang layunin po ng Friendship Day na ito ay upang atin pong mabigyan ng consolation ang paglilingkod. Alam po ninyo mga volunteers po natin sila na nagsasagawa araw-araw ng gawain ng Panginoon. Ang nais din po natin magkaroon sila ng connection sa isa't isa, magkaroon ng sanipwersa sa gawain ito, magpalakasan. Ang tema po nito is I will go with my team. Ano pat nais po nating idiin, yung trusting God, pagtitiwala sa Panginoon. Letter E stands for empowered life, and A, achieve goal. And of course, yun pong meaningful life ng paglilingkod, hindi po yung parang wala lang, walang tinutumbok. So, salamat sa Panginoon sa magandang opportunity na ito. Nagkaroon din ng masayang aktibidades katulad ng team building na espesyal ng dinisenyo ng Palawan Mission Communication Department upang mas lalong tumibay ang relasyon ng bawat isa. Ganon din ang kanilang pagnanais na makapaglingkod sa pamamagitan ng pag-i-eri sa radyo. Akin rin pinapasalamatan ang team building ngayon na nagaganap. Isa po itong para sa akin napagandang paraan upang mas lalo pa nating mapatibay ang ating mga paglilingkod sa ating kapwa. Ako'y nagpapasalamat sa araw na ito na AWR Friendship Day kasi po sa kami lang po ang katutubong na involved dito sa okasyon ito. Kaya lubos-lubos po ang papasalamat po. Lalong-lalo na sa pagiging isang broadcaster sa PA Campus. Nagpapasalamat ako bagamat mahirap sa katawan at saka sa isip. Pero talagang pinapasalamat ako bagamat kunti ang aking kaalaman talagang nagbubunga. Nagpapatunay na ang mga balitang may dalang pag-asa sa Himpapawid ay maghahatid ng maraming kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Rafael Modeo para sa Hope Today and PUC News. Sumailalim sa Media Ministry Training ang 34 na Adventist World Radio Broadcasters sa distrito ng Southern Oriental Mindoro. Ang pagsasanay ay ginanap sa Mabuhay Seventh-day Adventist Church, ROAS Oriental Mindoro, sa panguna ng Adventist World Radio at North Philippine Conference Communication Department. Alamin ang layunin at kahalagaan ng nasabing pagsasanay sa balita ni Maria Macaraig. Pagpapala at pagtatalaga sa 34 na radio broadcasters sa Southern Oriental Mindoro District, pinangunahan ng Adventist World Radio at Communications Department ng North Philippine Union Conference dito lang sa Mabuhay SDA Church, Rojas Oriental Mindoro. Dinaluhan ng Southern Oriental Mindoro District Radio Broadcasters ang media training na pinangunahan ni Pastor Rosalor Zamora ng Adventist World Radio Philippines, Pastor Nerio Carranza, Adventist World Radio Director, at Pastor Joel Sarmiento, Communication Director ng North Philippine Union Conference. Layunin ang nasabing pagsasanay na pagtibayin ang kakayahan ng mga broadcasters sa nasabing distrito. Kaya naman, ang iba sa kanila ay nagbahagi ng kanilang kagalakan patungkol sa nabanggit na kaganapan. Napakaganda ng naging training po natin ngayon sa loob ng tatlong araw. At napakarami pong natutunan. At higit po lalo, ang napakahalaga po namin natutunan na kapag nagbo-broadcast tayo, kailangan naandun yung excitement. Excitement ng pagbabalita na meron tayong buhay na pag-asa ang ating Panginoong Hesukristo. Unang-una po, may apply ko ito sa sarili ko bilang isang broadcaster. Kung paano
ako maging tagasunod unang-una ng ating Panginoon. Ang pagsasanay ay nakasentro sa mga mahalagang bagay katulad ng broadcasting guidelines, conversion story writing, feedback and follow-ups, audio editing at iba pa. Kinahaponan ay itinalaga naman ni Pastor Zamora ang 34 na radio broadcaster sa lugar na pinaganapan ng pagsasanay. Noong nakaraang mga buwan ay nagkaroon po tayo dito ng Adventist World Radio Community Radio Station 88.5 Mabuhay. At dahil dito, kinakailangan po nating magkaroon ng broadcasters training para sa mga nagbo-broadcast upang magawa po nila ng tama, mahusay at kaaya-aya ang kanilang pagbabahagi sa himpapawid. Napakarami po akong natutunan sa AWR training. At dito ko rin po nakita yung kahalagahan at ang gawain ng broadcasting sa radio ministry na napakahalaga po at napakaraming dapat i-develop. At ang bawat mamamahayag ay nangakong pagbubutihin palalo ang kanilang tungkulin at maging positibo sa mga magiging kalalabasan nito. Mula sa Mabuhay Rojas Oriental Mindoro, Maria Macaraeg para sa Hope Today, NPUC News. Nagsagawa ng bloodletting ministry ang Central Luzon Conference Area 10 Adventist Community Services. Nakatuwang nila sa paglilingkod at sa pagkolekta ng dugo ang Adventist Medical Center Manila at Manila Adventist College. Ang kahalagaan ng gawain ito nasa balita ni Miles Poblacion. Ipinakita ng Area 10 ang diwa ng pag-ibig at pagmamalasakit sa sinagawang bloodletting ministry dito sa Paranaque Central Church sa kedalawa ng Oktubre taong kasulukuyan. Umaga pa lang, naghahanda na ang iba't ibang staff upang isagawa ang bloodletting ministry na kung saan iba't ibang distrito sa Area 10 ang inibitahan upang makilahok mula sa Taguig hanggang sa Muntinlupa, Las Piñas at Paranaque. Mula sa puso, Share Blood, Share Lives. Yan ang tema ng gawain ito na kung saan ito'y pinangunahan ng Area 10 Chairman na si Pastor Jojo Sulabo at Area 10 ACS President Brother Jimmy Mayores, katuwang ang Adventist Medical Center Manila at Manila Adventist College. Ang layunin po ng proyektong ito, ang bloodletting ministry ng Area 10, ACS, ay napakaganda sapagkat ating matutugunan ang pangangailangan ng ating mga kapatid patungkol sa dugo. At napakaganda ng preparation na nangyari sapagkat lahat nagkatulungan, lalo't higit ang ating partner, ang Adventist Medical Center, na siyang nakipagtulungan upang manguna sa pagkuha ng mga dugo sa araw na ito. Every 4 months, gagawin natin ito upang maging ministry natin, tayo ay maging kaakibat ng ating pamahalaan para matugunan ang pangailangan ng dugo ng ating bayan. Ang Area 10 Bloodletting Ministry ay isang napagandang ministry na kung saan sa bagay na ito ay may papahayag ang isang compassion, ang isang pagmamalasakit sa kapwa. Sa Biblia nga, ang pagbibigay ng tubig o tinapay ay napakalaga, lalo kaya kapag blood ang ibinigay para sa pag-save sa iba. Totoo na isang magandang pagkakataon ang makatulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng dugo. Isang pribilehiyo ang makasama sa mga ganitong klaseng gawain. Importansya po ng bloodletting, unang-una, isa po itong way para makatulong po sa ating kapwa, makapagligtas ng buhay. Ang mga benepisyo naman po na ito, ito po ay nalilink sa lower blood pressure. Nakatulong po ito makaiwas sa heart failure. Isang kagalakan po at isang katuwaan na ako ay kabahagi sa sinasagawang bloodletting ministry. Nakakatuwa isipin mga kapatid na tayo ay hindi lang makatulong no, sa iba. Sabi nga nating Panginoon na mas mapalad no, ang magbigay kaysa tumanggap. Ang paggawa ng isang maliit na kabutihan ay nakagawa ng malaking kaibahan. Purihin ng Panginoon sa oportunidad na makatulong na makaligtas ng buhay sa mga nangangailangan ng dugo. Mula sa puso! Yay! Layuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa, ako po si Miles Poblacion, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. 150 mga mag-aaral ang naging bahagi sa ginanap
ng Master Guide Induction Ceremony sa Oriental Mindoro Institute, Gloria Oriental Mindoro. Mababalik ang 6 na taon na ang nakalipas mula nang huling maidaos ang ganitong programa sa nasabing paaralan. Tunghayan ang naging paglago at pag-unlad ng OMI Pathfinder Program sa balita ni Christian Sangalang. Matapos ang 6 na taon, muling naisagawa ang induction ceremony ng 150 mga mag-aaral ng Oriental Mindoro Institute noong 24 ng Setyembre dito sa OMI Seventh-day Adventist Church Gloria Oriental Mindoro. Ang induction ceremony ay isang gawain na naglalayong ihanda ang mga kabataan sa paglalim ng kanilang kaalaman sa kursong pathfindering. The purpose of induction ceremony is to live with the spirit of pathfindering. And now, we are ready to go to lead and serve. Pinangunahan ng programa ng pwersa ng kaguruan ng nasabing paaralan at mga master guides. Gayun din upang magbigay inspirasyon sa mga mag-aaral. Nagbigay ng makabuluhang mensahe ang tagapagsalita na si Master Guide Prince Romel Richard May, kabataan mula sa distrito ng Bansu. Bilang naging speaker ng katatapos lamang na induction ceremony dito sa Oriental Mindoro Institute, ako bilang speaker ay nag-iiwan sa kanila ng isang hamon na sila ay mabuhay ng puno ng pananampalataya at mamuhay dala-dala ang disiplina galing sa Panginoon, pati ang pagmamahal na una tayong minahal ng ating Panginoon kaya tayo nagmamahal ng ating kapwa. Yun ang aking may iwan na challenge sa kanila at aking itong ipinapanalangin na magtagumpay sila sa hamon na ito. Bilang isang court commander, naging masaya naman ako pero hindi naging madali kasi hindi naman lahat ng kabataan na nag-aaral dito sa paralang ito ay pare-parehas ng character and mindset. So nahihirapan talaga akong mag-discipline sa kanila kasi hindi naman agad-agad maa-adapt nila yung tinuturo ko. Pero natutunan ko din bilang isang court commander ay maging isang mabuting disiplinado at mabait na leader. At higit sa lahat ay ang pagiging mapagpasensya. Makikita naman sa mukha ng mga mag-aaral na dumalo ang kasigasigan at kasiyahan sapagkat muling naisagawa ang nasabing gawain na nakapaloob sa Pathfinder course. Layuning magatid ng mga balitang may pag-asa, ako po si Christian Sangalang para sa Hope Today and PUC News. Mahigit 900 mga Adventista ang masayang nakisangkot sa Central Luzon Conference-wide Adventist Youth Sports Fest na idinaos sa Zambales Sports Complex. Ang mga sports doon tulad ng basketball, volleyball at iba pa ay di lang nagpalakas sa kanilang katawan kundi bumuo din ng matibay na relasyon sa isa't isa at sa Panginoon ang kanilang masayang pagsasama-sama, pagkakaibigan at paglalaro. Balitang hatid ni Don Gonzales. Paglipas ng 2 taon, laking tuwa ng mga kabataang Adventista ng Central Luzon Conference na muling nagkaroon ng CLCY Sports Fest na may temang Fundemic na ginanap dito sa Zambales Sports Complex mula 29 ng Setyembre hanggang 2 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang Sports Fest na ito ay naisakutuparan sa pamumuno ni Pastor Marlon Ramirez, ang CLC Youth Director, Pastor Efraim Farulan, CLC President, kasama ang mga department heads upang maging posible ang aktibidad na ito. Alam niyo, sa gitna ng pandemic, napakahirap pagandaan ito pong sports fest na ito. Ginawa po namin ang preparation through online. Ngunit kagayon pa man, kahit ganun ang nangyari, kahit mahirap ang preparasyon sa panahon na ito, ay naging matagumpay pa rin ang pagsasagawa ng sports fest po ito ng CLC at purihin ng Panginoon. Ang mga pangunahing laro ay basketball, volleyball, sepak takraw at marami pang iba. Kasama na rin dito ang mga larong lahi. Nakakatuwa dahil nakita natin na masaya at na nagkakaisa yung bawat kabataan at lahat po ay merong proper coordination. Maraming salamat po sa nag-organize po ng sports fest na po na ito. After 2 long years, tayo po ay nakapagsama-sama muli and nakakatuwa po na makapaglaro po dito sa Zambales Sports Complex and to have fellowship po with all the different areas of CLC. Ang Central Luzon Conference Sports Fest ay dinaluhan ng 567 mga kabataan
mula Area 1 hanggang Area 10 na sakop ng nasabing komperensya. Naging matagumpay ang nasabing Sports Fest sa tulong ng ating Panginoong Diyos. At sa taong ito, muling itinanghal bilang overall champion ang mga kabataan mula sa Area 8. Tunay na ang araw ng Sabat ay banal na araw ng kapahingahan. Kaya naman, ang mga kabataan ay buong araw na huminto sa paglalaro at sama-samang nangilin at nagpuri sa Panginoon. Ang mensahe ng Panginoon ay binahagi ni Pastor Efraim Farulan, ang presidente ng Central Luzon Conference. Nagkaroon ng compassion activity ang mga kabataan sa pangunguna ng mga Master Guide at Master Guide Trainees ng Central Luzon Conference. Nagkaroon ng maikling programa ang mga Master Guide Trainees at nagbahagi naman ng maikling mensahe si Pastor Dave Morado, ang Youth Director ng North Philippine Union Conference. Bukod sa pagbahagi ng salita ng Diyos, naghandog rin ang ating komperensya ng mga school supplies na ibinahagi sa umigit kumulang 90 mga bata kasama ang kanilang mga magulang. Nagbabalita mula rito sa Zambales Sports Complex, ako si Dawn Gonzalez para sa Hope Today NTUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon, palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Panoorin ang Voice of Health, programang pangkalusugan hatid ng Adventist Medical Center Manila, NPUC Health Ministries at Adventist World Radio. Abangan tuwing alas 11 ng umaga, Lunes, Miyerkules at Biyernes, Voice of Health dito sa Hope Channel North Philippines. Subaybayan tuwing Sabado ng umaga ang Masayang Paglilingkod, ang programang nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang paglago sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikibahagi sa paglilingkod sa kapwa at sa Diyos. Mapapanood tuwing Sabado, 9:30 ng umaga dito sa Hope Channel North Philippines. Magsama-sama tayo sa masayang paglilingkod. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging sabay-bayan ang mga programang inilunsad ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DCXL, DCRJ at DCRH. Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng EWR Luzon, North Philippine Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Padala mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag na NPUC News sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUC News.